Knew where he was going.
again, Christmas fellowship naman. Next week po yun. Naman pa again na sa December 25, pagamat Christmas, ayan na may Lord's Day din, meron din tayong pagsamba. Amen? Amen? At okay, siguro magsimulan gabi tayo. Service tayo ng squadro. Diba? Para share kayo, we ano. Then, tapos say, yung member natin gusto na puto ng puto mo, sabihin ka, dun sa labas. Ano na tayo, ano? Alright, masin yung labas ng Matthew chapter 2, kapag ng Leo, kapitong dalawa. Hindi ko sila yung kid. Bakit sila may kasipang gabi? Tapos yung kini tayo. Pagbubusan kayo ni Noel dito. Nabuka man di chapter 2. Nabukang Mateo, kapitan 2. At magkaroon tayo po ng palitropa sa mula talatang 1 hanggang 11 po. Matthew chapter 2 verse 1 to number 11. Well, at napakinggan niyo po yung ating mga kapag-aaral sa Bible. Alright, nakagalan po ninyo? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. When they had heard the king, they departed. And lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. All together. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented to him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Okay, verse 12 also, and being warned of God in a dream that it should not return to him, they departed into their own country another way. Let's pray, dear Lord, maraming salamat po sa iyong mga biyayang ito, sa iyong mga kaloob, sa iyong mga pagpala, sa iyong mga pagsagot sa aming po mga panalangin. At Lord, salamat din, Panginoon, na ngayong gabi ay muli po kaming makikinig ng iyong mga salita. Kaya po ako po, na yung mga lingkod ay sumasamo, nakikipo sa Panginoon ng iyong blessing, ng iyong power, ng iyong guidance upang aming pong mapakinggan at maipaunawa sa iyong mga tao ang iyong mga salita. At hindi muli na unawa, di ba na ang ating anak na narito. Sa iyo po kami umasa ng ng Diyos at ikaw sa naman sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. So the Bible says, in verse number 1, okay, behold, there came wise men. Nakatingin yun? Nakatingin po yan? Alright. Behold, there came wise men. Now, ibig ko po sabihin, ngayong gabi, that God called them wise. Huh? Ibig sabihin, Diyos ang nagbansag sa kanila. And yun ang ginagagamit ng term. Amen? Diyos ang tumawag sa kanila that they were, that they are what? Pakitakas, they are wise. Alright, they are wise. Huh? Okay, again, nagtanto na din sinasabi, hindi sila king. Bakos tinawag sila ng Diyos na what? Again, wise. Diyos ang tumawag na sila yung wise. Huh? Now,
sabihin ako na the world change the story. Ha? Sa loob ng may 2,000 taon. Listen carefully. Sa loob ng may 2,000 taon. Ano ho? Ha? Okay, binago ng daigdig nito ang kasaysayan. Ha? At maging tayo nung wala pa sa Panginoon na inadaya na paniwala na sila yung king. Alright? But the Bible says what? They are what? Alright. At Diyos ang nagbigay sa kanila ng bansa, wise men. They are not king. And tonight, ay ibig kong ating pag-usapan, sa simple pag-usap, what made the wise men wise? Or why God called them wise? Huh? Ano ang dahilan? Ano ho? Now, yes, ang tohanan, ano ho? Okay, they are wise not because of their education or intelligence. Guys, kung makita nyo, alright, tinawag sila ng Diyos na wise because of their actions. Because of their what? Action. Ibig ko pong makita nyo po ang katotohanan nito. Ano ho? Now, sino po yung dumating sa Bethlehem of Judea? Na ang hari noong panahon yun, yun po nang iba kundi si Herodes. At sila po'y dumating sa Jerusalem. Ano ho? At sila po'y tumuno sa palasyo ni Herodes para mag-inquire. Para magtanong. Verse number 2, anong kanyang tanong? Ano ang dahilan ng kanyang paglalakbay? Okay, hinahanap nila yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Talatang 2. Now, bakit nila nalaman na ipinanganak na yung hari ng Hudyo? Ano dahilan? Talatang 2. Sabi nyo, sapagat nakita namin yung kanyang bituin doon sa east. Kaya kami na pa rito, verse number 2, to worship. Alright? At talatang 3, nakita natin, when Herod the king had heard these things, he was troubled. Nabahag na siya maging ng buong siyudad ng Jerusalem. Dumating na pala ang hari, hindi nila alam. Ha? Meron palang hari ng mga Hudyo, akala namin si Herodes. Akala sabi ko, akala ko ako king. Hindi pala. Nakayo ba? Nakayo, meron siya ng competensya. Ha? At talatang 4 hanggang 5, makikita po ninyo, he demanded, no? Nag-demand siya sa mga eskriba, saan pinanganak? At kahit yung mga eskriba, kaagad nilang napot. Nakatingin po? Narito na. Listen, alam na yung Bible. Pero hindi sila handa. Na-surprise sila. Nakatingin po? Nakatingin po? Kaagad nilang napot. Tama? Amen? Wala sila pinagpuklat ng Bible. Alam nila. Pero walang preparasyon. Amen? Walang celebration. Walang pagsalubong. Are you serious? Ha? Saan na pinanganak? Ha? Sa Bethlehem of Judah. Alright? Again, walang preparasyon. Walang celebration. Walang pagsalubong. Alright? At umulit yung kapatid, isin ka po rin, 2 taon na ang nakalilipas. Nakikinig niya sa akin, wala na yung bata sa sabsaba, nasa bahay na. Are you listening? Are you listening? Hindi na sanggol si Kristo Jesus, 2 taon na yung bata. Sapagkat, nung balaki ni Herodes na ipapatay, napatayin si baby Jesus, yung King of the Jews Jesus, anong kita yung pinapatay niya? Pinapatay niya, mula 2 taon, mga ba? Bakit 2 taon na nakakalipas? Are you listening, Christian? Amen? So, kaya sabi ko rin na, ha? Sa loob, 2,000 taon ang dinadayag ng mga reliyon ang mundo. Pinaniniwala na mga hari ang patong haring dalawang naglakbay. Amen? At natagpuan sa sabsaban. Nag-abot-abot yung naabutan nila, nag-abot-abot yung mga shepherds. Ano? Amen? At meron pa hindi yung dragon po siya tabi. They told me parang magpapalas. Wala sa Bible, hindi ka karanapoy.
star naman pala. Dahil sa susunod po ako. Amen? Sunod po ako. Ganun ba? Oh, ganun na. Kita mo? Napaniwala kayo ng Walmart. Christmas card. Amen? Alright. Tapos sa verse number 7, no, nung malaman ni Herod na nasa Bethlehem, hindi ba? Nalaman din ng mga scribe na pinanganak na pala. Ano sabi ni Herod? O sige, hanapin ninyo. Verse number 7, Herod, when he had privately called the wise men, okay, again, the wise men, verse number 7, inquired of them diligently what time the star appeared. Okay? So, sinabi nila. So, he, verse number 7, number 8, so he sent them to Bethlehem and said, go, sige, humayo kayo and search diligently. Hanapin yung magaling. Ah, yung young child, hindi na babes, young child. Ah, at pag nakita ninyo, ah, okay, bumalik kayo dito sa akin, ano, para malamang ko, para ako pupunta rin, para sumamba. You see? Oh, but in number is not but when they had heard the king, they departed. At doon lamang yung star muling nagpakita. Nakikinig sa akin? Paglabas na ng palasyo, doon lamang muling nagpakita yung star. Kaya sa verse number 9, nung makita nila yung star, sa verse number 9, pwede niyo po? Oh, okay. Alright. Okay. Verse number 10, when they saw the star, number 10, takas, they rejoice with exceeding great joy. Bakit? Sabagat 2 years silang naglakbay, walang star nagmabay. Amen? Kaya inabot sila ng 2 taon na paglakbay. Naiintindihin mo ba? Akang mo ba din? Kaya kailangan pang magtungo nila ng palasyo para magtanong kay Herodes. Yung king pa tinanong. Nakikinig sa akin? Yung hari pang tinanong. Amen? At yung hari naman, pinatawag yung mga scribes. Anong sabi ng Bible dyan? Nasaan? Nakatingin po ba yan? Nakikinig sa akin? Oo. Oh, alright. You see, so naglakbay sila at hinanap nila yung bata. No? Pero ibig kong makita nyo, si Herodes, maging yung mga scriba na nag-aaral ng Bible, hindi sumama sa kanila. Hindi nag-ukol ng panahon. Tama? Nakikinig po? Amen? Amen? Kaya hindi sapagat alam ang Bible, magandang palagaya. Amen? Hindi sapagat magaling sa Bible, Kristiyanong totoo. Amen? O hindi sapagat Kristiyano, magandang palagaya. Madalas, even until Christ, magaling sa Bible. Don't forget that. Alam niya yung kanyang panahon, ay marami niya. Okay? Well, number 11, when they saw and when they were come into the house. Nakatip mo yan? Okay, wala na sa manger, nasa bahay na, they saw the young child. Oh, okay, and then sino ba nakita nila? With Mary, his mother, and they fell down and worshiped Mary? No, they worshiped Christ. They worship Him, not Mary. Amen? Amen? Amen. Oh, at sino pinaghandog na mga handog sa Panginoon? Okay? Nasa ating binasa again, nakatingin yung twice na tinawag silang wise men. Yeah? Now, what made the wise men wise? Alright? Why God called them wise? Number one, tingin po din, they were wise in their decision to come to the Lord Jesus Christ. Alright? Nag-travel sila, naglakbay sila, hindi para maghanap ng kayamanan, hindi para maghanap ng partner, ha? Hindi para magtayo ng negosyo, sila yung naglakbay, sila po yung nagpursige, na makita, makita yung King of the Jews, alright, sa isang kadahilanan, sa isang kadahilanan, nais nilang makita at malapitan ang ating Panginoong Jesucristo. Alright? Now, saan din yung natutuhan ng lahat ito? Now, don't forget, sila po'y galing ng Babylon. Are you seeing yourself? Ha? Sila po'y galing ng Babylonia. Alright? At doon sa Babylonia, okay, ay naroon ng
ilang akla ni Propeta Daniel. Remember that? Narinig mo yan? Amen? Yung akla ni Propeta Daniel. Remember that? Amen? Na binanggit niya yung darating ng Messiah. Are you people? Narinig kayo yung Jeremiah ay pinag-aralan niya yung akla ni Daniel. Alright? You see? Pero siya, listen carefully again. Faith cometh by what? Yes, healing and healing by the word of God. Huh? Okay? Now, compare sa ating panahon ngayon, di ba? Mas maraming informasyon meron ng tao. Huh? Alright? During the time of Jeremiah, kay Daniel, at itong mga watchmen ito, kaunti lamang yung kanilang informasyon. Ilang pahina lang ng Bible, ng Bible, ng scriptures, meron sila. Samantalang tayo ay complete. Amen? At marami tayong mga preacher nangangarap ng word God. Alright? Okay. Pero ang mga tao ko ngayon, are they wise today to come to Christ? Eh, ang katuloy sabi, mas marami ipagsusulit ang tao ngayon kaysa nung nakaraang panahon. Kasi tayo complete yung Bible natin eh. Sila hindi pa, pero nakakilala. Samantalang tayo, maraming Bible. May mga bahay na kahit hindi Christian, may Bible sa sarili. Amen? Pero hindi pinabasa, hindi pinalilingan, ayaw tanggapin. Ano ba? Oh, okay. So kaya na siyang disengkipuli. Ano ko, bakit sila wise? But what made them wise? Ano yan? They are God called them wise because of what? Because of their what? Yes, sila pinagpa siya na kanilang ibig makita, ano, at makalapit sa ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya nga sabi nito, kung ikaw yung tao na nakatiyak na ng langit, ha? Kung ikaw talaga na ang kilala mga ating Panginoong Kristo, yes, ikaw ay wise na matatawa. But tonight, ha? Kahit may alam ka sa Bible, kahit marami ka nang nasibahang baptism, pero hindi ka patiyak ng daming kapag ikaw ay namatay, hindi ka maituturing na wise ng Panginoon. Be wise. Amen? Be wise. Sa panahon ito, tanggapin mo na, tiyakin mo na, naligtas ka, magpasya ka ngayong gabi, na hindi ka na labas ng gate ito, na hindi ka pa nakakatiyak ng langit para gawin naman tayo. Be wise. Alright? Ano sabi ng Bible? What is your life? Iti parang hamog, sandaling panahon, lumilita, pagdaka, napabawi. Amen? Napakabuti ng Lord. Pinaabot po tayo sa gantong panahon, gantong mga taon, hindi ba? Hindi ka pakinuha. Bakit? Pag-ibig niya, maging matalino ka, matanggap mo muna sa Kristo Jesus bago ka bawian ng buhay. Be wise. Alright? Be safe tonight. Yes, God called them wise for their decision to come to the Lord Jesus. Alright? Number two. What is verse number two? Kaila, ano sa nila? Okay, sila yung nagtungo ng Jerusalem. Sila yung nagtungo sa palasyo ni Haring Herodes at sinabi nila yung kanilang yung purpose na kanilang pong paglalakbay ng purpose ay where is he that's born king of the Jews? For we have seen star in the east and are come to what? Alright, pangalawa, God called them wise in their determination to worship the Lord Jesus Christ. Ano yung pangalawa? Palibasa nga ng malakas? Alright. Determinado sila, sasamba kami sa Panginoon Jesus. Narito kami, sasamba kami. Now, bakit natin ginamit yung determination? Ilang taon nga sila nagtagbay, pangalakas nga? Alright. Dalawang taon. Bakit natin nasabing dalawang taon? Bakit natin nasabi, hindi kaya tayo mali, Pastor, dalawang taon? Bakit natin nasabi dalawang taon? Sapagkat dalawang taon na bata ang pinapatay ni Herodes, 2 years pababa. Naliwanan ba? Ngayon, so hindi tayo magkamali. Okay? Dalawang taon sila nag-travel. No, tatlo lamang po sila, hindi marami sila. Saan sila galing? East. Ano yung East ngayon? Iraq. During that time, ang tawag sa Iraq is what? Babylon, then naging Mesopotamia, ngayon is what? Okay. Oh yes, Babylon, then
Mesopotamia, then what? Iraq. Iisa yun. Alright? Yes, they traveled for 2 years to locate where Christ was. Now, isipin nyo yung labor. Isipin yung sakripisyo. Yung kalungkutan. Sabagat, sinabi, napalayo sa kalibong pamilya ng dalawang tao. Nakikinig sa akin? Isipin yung hirap ng paglalakbay. Isip. 2 years. Dakat lang, tama? Kami nila. Now, kayo na, pinahanan ko kayo na sa Pilipinos. Anak-anak, isers mo nga, ngayong 2020, ilang araw lalakarin ang Iraq patungo ng Israel? Anong nakita ko na? 10 days lang. Sabi ko, 10 days, hindi kayo 10 days. Kasi may mga highway na ngayon eh. Kaya noon, puro bundok, puro disyerto lang, ngayon may highway na. Amen? Amen? Amerika nga, 18 lang eh. 18 hours. Pero lalo. Okay, 2 years. Ha? Nang hindi kayo sila inaabot ng ulang, inaabot ng ulang. Wala kayong gutom, may gutom. May pagod, may pagod. Amen? Nagkakasakit, nagkakasakit. Gumastos sila. Amen? Pero nalidiskaris. Paniniwala ko. Na may sasahira, parang gusto nang tumigil at bumalik. But they are what? They are determined to worship Christ. So God called them what? Taka-taka? Wives. Because of their what? Their determination to worship the Lord. Alright? But listen to every Christian, determination is a trait that we all need to possess. Kailangan namin pare-pareho ito. Ha? Natalim yung magkaroon na determinasyon sa ating buhay. Especially, pagdating sa ating relasyon sa ating Panginoon Jesu Cristo. Kailangan na ginawa. Takalas. Determination. Alright? You see? Sapagat hindi laging maging hawa ang pakiramdam pagsasamba. Amen? Hindi laging payapa sa bahay pag-araw ng Linggo. Bisa mag-complain ng customer tsaka kayo magkakaproblema, sasamba ka ba? Pero kung meron kang determination, tutuloy mo. Sapagat meron kang commitment sa Diyos. Amen? Hindi lagi maraming pera. Hindi lagi masampang kakainin. Kaya kung wala yung pagbabasihan, yung ginawa ng pakiramdam, hindi ka makakasang matandaan mo yan. Amen. Amen? Amen. Kung isang nagsasabi ng ating Panginoon for our pleasure, He left heaven upang ikaw naman makatungo ng langit. He died upang ikaw naman mabuhay. Amen? Amen? Tayo ngayon ang ginawa, pero siya naghirap nang hindi ka nang halos ay walang katulad. Yan ang Christian? Pero Christian tayo, araw na ng pagsama, meron pa mga reklamo. Tama, amen? Amen. Lagi yung ginagawa ko sa inyo, dalawang pastor, in-invite sa isang church. Eh, mahirap lang yung church, kaya sila ay ini-open ang isang mumurahing bahay panuluyan. Ay yung pastor, malaki yung isang pastor. Yung kanyang hihigan, ang liit lang. At yung sinuunang other person na sinuunang kama na sa harap na spring. Diba? Nakadapinis mo, Sabi niya sa pastor, brother pastor, comfortable ka ba dyan? Sabi ng pastor, I am comfortable than the Lord Jesus on the cross. Amen? Hindi kita akong komportable kasi sa aking Panginoon sa Kristo yung sinasapos na ang bago. Don't forget. Okay. Walang masama na maghanap ka ng komportable yung kalagayan sa buhay. Pero kung yung laging hanap mo komportable ka tsaka ka lang sasama, walang mangyayari sa iyo. Sapagat hindi kailangan naging komportable ng ating Panginoon nung sinasa lupa. Alright? Yes, Christian. God called them wise in their what? Again, determination to worship Christ. Alright? You need determination, Christian. To pray, to read the Bible, and then to serve God. Alright? Hindi lagi madali. Okay? Kaya ang mahalaga, meron tayong determination. Okay?
Na-prisoner again. Ano ho? Itong mga tao ito, ha? Alright, nagsimula silang maglabay because they saw the star. Ha? But then of course, nabilanggit ko kanila, nawala ito. Kaya nag-inquire po sila. Ha? Alright, but they are determined. Hindi sila pinanghinaan ng loob. Kaya they are determined. Ano ba na mangyari? Hindi kami uuwi ng bagda na mabilaya na hindi dahil natagpuan ng kayo na Diyos at hindi kami nakaskursin sa kanya. Determination. So God called them again what? Wise. Alright? Sabi nila, we are come to worship Him. Kaya kapatid, sabihin ko rin, most of present-day Christianity do not know what worship is. Totoo, hindi ba? Maraming yun sa Biblia, kaysa pero hindi nila alam kung ano ang worship. Alright? Ako, ano saan ko? Pagkahapon nga eh. Papunta kami ng papapunta kami ng Kalamba. Umaga yun, matiling pa. Pero kasi, hindi mga, puro-puro na yung simbahan doon sa duha. Punong puno sa labas. Kaunti lang sa loob. Mas gusto ko talaga sa labas, nakatino lang sa labas. Sa pusan ko. Tanungin mo, ba't nangyari ka? Sumasamba kami. Tama, hindi ba? Amen? Amen? Ang iba naman, makapunta na ng church, makauwi, wala maintindihan, nakasamba na sila. Alright, ba't ang Christian sa atin, sa Christian, worship is so vital in our Christian life. Mahalagang alam mo kung ano ang ibig ng worship. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sa akin? Without worship, we will not become what God wants us to be. Nakatid po ako doon? Pakipasa lang? Without worship, we will not become what God wants us to be. Ano man ang ibig ng Diyos na marating mo, mangyari sa'yo, lumago ka, tumibig ka, kung walang pagsamba, hindi mangyayari sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen, Christian? Oh. Okay, kaya important, kaya mahalaga. Ito mga tao ito, tinawag sila ng Diyos naman because of their work. They're determined na sasamba sila sa pag-ano man ang mangyari. Alright? It is vital sa ating Christian life. Huh? Alright? Notice yung Christian. Okay. Christian faith is fueled by hearing God's word. Tandaan niyo po yan. Alright, bakit mahalaga na tayo mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon? Nakikinig sa akin? Eh? Bakit mahalaga na tayo bilang Kristiyano ay nagtitipon-tipon with other Christian in the same church? Are you listening? In the same church, weekly, to hear the word of God from the pastor ng ating congregation. Okay? Tandaan niyo, number one, because Christian faith is what? Pakalabas? Fueled by hearing the word of God. Amen? Faith coming by hearing and hearing by the word of God. Pero ang iba sabi ko sa iba, hindi alam ang worship. Akala na, basta na nakapagtaas na kamay, pabigit-pigit pa, nakasamba na. Paano mabasa ba kung nakapigit ka? Amen? Worship is an absolute necessity if our faith is to survive. Huwag yung magandang kapatid, kagaya yung panahon ito ngayon, hindi ko ba? Kung wala po tayong determination sa pagsamba, hindi ka makakasamba. Kasi maraming activities ngayon, ang mundo, na talagang ang kanyang plan is what? Hilahin ka palayo sa Diyos. Amen? Palayo doon sa mga bagay na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Alright? Na, and don't worry, sir, no, hangad ng Diyos ay tumibay, lumago ka sa faith. Alright? Na, okay? At ang tanging para, isa sa paraan ng Diyos, what? Constant renewal ng ating relasyon sa Kanya. At ito po yung mangyayari by true, what? True worship. True worship. Kaya, Christian faith is what? Ang faith ng Christian is what? Na pag-aalab ng pakikinig ng salita
ng Diyos. Mga Christian, yes, we need this activity, gaya po nito, to deepen our relationship with God. Isa sa nagpapalalim ng ating relationship with Diyos, yung pagsamba natin. Alright, yung pagsamba. No? Kaya nga dito, madalas talaga meron tayong invitation para nare-relate niyo yung ating commitment sa Panginoon. Are you with me? Dagdag ko pa. Bakit mahalaga na yung ating pagtitipon-tipon sa isang lugar kasama ang ating kapatiran to worship God? Okay, pangalawa, hearing God's word from your own pastor is unique to every other encounter with God's proclaimed word. Nakanyo po yan? Ang pakikinig ng salita ng Diyos mula sa iyong sariling pastor ay kakaiba to every other encounter with God's proclaimed word of God. Walang masama na minsan meron tayong guest pastor, di po ba? Minsan pag napunta ka sa malayong lugar, nakikinig ka sa iyong pastor, nakakatalo ka, hindi po ba? Nakakapakinig din lang tayo sa YouTube, ganyan nag-preach. Alright? But Christian, listen carefully. Yes, it is one thing to hear a pastor in another church. Isang bagay po yung mapakinggan mo yung pastor na ibang church. But it is entirely different to see and hear your own pastor. Are you with me? The man who knows you, who prays for you. Alright? Who knows your struggles and difficulties? You follow me? Let's read Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Let's read from Hebrews 13:17. Remember them which have the rule over you. Okay, it speaks of your own pastor. Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Number 17, obey them. For you see, at this time, hearing God's word from your own pastor is unique to every other encounter with God's proclaimed word. Sige nga, Pastor Aaron. Pangaralan ka ng tatay ng hindi mo tatay. Pagalita ka, hindi mo lang tatay. Mamatamis din mo ba? Hindi mo tatay, pero sa pinag-dilalim mo, hindi mo tatay. Pag-tatay, sa bahay. Diba? Sige, pangaralan ka ng hindi mo lang tatay. Kung nabata ka, labi ka ng laboy. Pagpatong ka na tatay, ganun ka din yung tatay. Matutuwa ka. Pero pag tatay mo, okay na. Kahit patuhan ka, di ba? Tama, hindi na. Dahil hindi ka, ba't nakapatuhan ka natin? Kaya ito naman yung okay. Iba yung sarili mong ama at iba rin yung sarili mong pastor na mangaral sa iyo. Kahit rebukin ka, tanggap mo. Ayaw ito ulit? I said, the Lord, not forsake, Hebrews 10:21, not forsaking. Amen? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling
of ourselves together as the manner of service. Dalam higit na mamasyong malapit na yung araw. Okay? But sad to say, most present day Christianity, they do not know what worship is. Okay? In John 4:24, God is Spirit, and they that worship Him must worship. Amen? Must worship Him in spirit and in truth. Alright? Itatago pa. Ito bagay. Okay. Bakit essential sa ating mga Kristiyano na mag-ipon-ipon sama-sama? Diba? O sa isang place. Okay? To worship. Bakit itong bagay? Because spiritual proof comes from hearing Bible preaching. Pag-alas na? Spiritual proof comes from what? Yes, it comes from Bible preaching. Alright, kapag ang church nagtitipon people, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa in a unique and powerful ways. Okay, na hindi mo makakamtan o mararanasan sa ibang pagtitipon-tipon. Kaya sinasabi natin, hindi pwede yung home Bible study lang, akala mo naka-worship ka na, hindi pwede yun. Alright? In 1 Thessalonians 5:11-15, tinan niyo po, 1 Thessalonians 5:11-15. 1 Thessalonians 5:11. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Dapat po yan, ito'y bilin ng Panginoon na patungkol po sa pinag-tabla relationship natin doon sa pastor. And verse 14:15, yung ating naman relasyon sa ating kapatiran. Alright? Now, 14:15 na naman. Now, we exhort you, brethren, warn them that are what? Unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Kita nyo yan? Hindi mo magagawa yan kung wala ka naman sa church. Nakikinig ka sa akin? Kaya may Diyos yan? You see? Okay. And verse number 15, see that verse 15, huwag kayong maghigantihan sa isa't isa. But ever follow that which is what? Good, both among yourself and to all, and then rejoice every morning, pray without ceasing in everything, give thanks. Kita nyo? Okay. You see, ito ay bumang ulit ng Espiritu Santo. At yung produkto ng ating salita ng Diyos na ating napapakinggan kapag ito ipinangangal sa church. Yes, Christian, spiritual fruit comes from hearing Bible preaching. Alright? Kasi kapag nagtitipon-tipon ng mga mananampalataya, okay, under Bible preaching, gaya po nito, pero tinatawag na level of accountability na na-establish para ating pong para ating gawin yung ating napakinggan. Are you amen? Lagi may challenge na dito pala ikawin po na gabi mo yan. Now, hindi mo yung magagawa, hindi mangyayari kung pagkumpang sarili mo lamang na pag-aaral. Nakikinig sa akin? Amen? Kaya, why God called them wise? Ano dahilan? Because of their what? Determination to worship the Lord. Alright? Okay, bakit yung bagay? What's verse number 9? Number 12. Balikan niyo po, balikan niyo po yung kung wise men. Okay, so bakit tinawag sila ng Lord na wise? Ano dahilan? Number 1? Because of their what?
their decision. Ano yung pangalawa? Their what? Their determination. Alright? To worship. Na? Now, pangatlo. What is number 9? Luke chapter, Matthew chapter 2 and number 9. Matthew 2, verse number 9. When they had heard it, when they heard the king, but it departed. Okay? And then brought a star which to the east, when there is, when before them. Okay, yes. And then, huh? Alright. Number 11, when they were come to the house, and nakita nila ang ating Panginoon. At siya kanilang sinamba. At siya kanilang what? Pinag-alaya ng ginto, di ba? O insenso at ng kamunyan. Nagandog sila. Kaya nga makikita niya, no? Worship requires what? It also requires giving. Okay? Now number 12, tayo po lahat. Okay lang, 12. And being what? And being warned of God. Ha? In a dream. That they should not return to Herod. Ano ginawa nila? They departed into their own country another way. Alright? Pangatlong bagay, they listen to God's warning. Akala ko sila, pangatlong bagay, bakit sila tinawag ng Diyos ng buhay? Sa ano nila? Ha? Alright. Nung sila po ibigyan ng Diyos ng warning, nakinig sila. At sumunod sila. Amen? Amen, Pisa? Amen. Okay. Yes, Pisa, they were wise in their discernment. Alright? Huh? You see? Nakinig sila, ha? They, yes, they, okay, they, the wise men listen to God's warning. Huh? Okay? Now, huwag niyo makalimutan, no? Nagsalita si Herod sa kanila. Nagpaalala sa verse number 7. Ano sabi ni Herod sa verse number 7? Ano sabi ni Herod? Ha? Okay. Ano sabi ni Herod? Ha? Okay. Number 8. Ano sabi ni Herod sa kanila? Go! And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. O sige, humayong kayo at hanapin yung mainan, yung bata. Ha? And when you have found, pag nakita niyo siya, ha? Bring me word again. Pag nakita niyo siya, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo, para ako naman makapunta at makasambuti. But again, Christian, sabi ko siya na, they are wise. Alright? They were wise in, because in their discernment, nakaramdam sila ng kakaiba sa hari na hindi totoo si Herodes. Kaya nung ang Diyos ay mag-warning sa kanila, huwag na kayong babalik kay Herod. At hindi sila bumalik kay Herod. Alright? Okay. Why God called them wise? Pakalabas na? Ha? Because number 3, they listen to God's warning. Huh? They listen to God's warning. Alright? Now, ikaw ba, pag ikaw ay pinagsasabihan, nakakapakinig ka ng word of God, nawawarning ka, nakikinig ka ba? Huh? Alright? You said, people who are able to discern right from wrong and do the right thing are wise. Remember, you said? Amen? Wednesday pa, may kinuwento ko, ginabalik ko sa inyo, na nag-uusap kami ng ating mga magagawa. Nag-warning ko sa kanila, because maganda ang gawain natin. Mabunga ang gawain sa Santa Cruz, mabunga ang gawain sa Lumban, mabunga ang gawain sa Pila. O kayong mga nagsisipaglingkod sa Panginoon, mag-ingat kayo, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Amen? Oh, eh, nag-ingat kayo. Oh, binaringan ko yung ating mga preachers. Kapag nasa lumban kayo, ha? At kayo lang ang lalaki doon at may papasok na girls, lumabas kayo. Baka hindi ko sinasabi, meron kayong masamang inisip. Don't forget, huwag man lamang tayong mapagkamalan. Are you listening, Christian? Are you with me? Nag-warning ako sa inyong people. Binanding ko
Ang sabi ng Bible sa atin, abstain from all appearance of eating. Are you with me? Amen? Natutuwa ako ang ating mga bayan people. Close sila sa isa't isa. Okay, barkadahan sila. But of course, the Bible says, abstain from all appearance of evil. Amen? The Bible says, it is good for a man not to touch a woman. Gusto ko, para kayong magkabay, pero hindi ko gusto yung lalaki, babae, naghahawak kayo, naghihilang, ayaw ko nun. Amen? Ayaw ko nun beso-beso. Hindi para sa atin yun. Are you with me? Okay. Kapag yung sabihin na, she was too much, mas mamay malisyos. O, oh, ganun na ako. Bakit? Ikaw na naman? Amen. 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 Sabi ko sa inyo. Amen? Amen. Nagbibigyan ko ng warning sa inyo. Maganda ang gawain. Eh, gusto ko kayong mga wife, habang tumatagal, lalo kayong mabunga sa Panginoon. Ha? O, oh, hindi ka kakunti. Sabi ko sa inyo, last Wednesday, maraming mga bagay na sinikreto ko, kinimkim ko sa akin kalooban, kaya natatagbo ako. Pero nang sulit, inilahat ko na sa inyo, alang-alang na lang, maingatan ko kayo. Amen? Eh? Sabihin niyo na, oh yes, old passion ko. Bakit? May problema ka? Amen? Eh? Oh, gusto ko masaya kayo, eh, hindi ko ba? Oo, oh, ganun gusto ko. Alright. Hindi lang bagay sa inyo. O, ba, ilang taon na tayong kakasama? Ilang taon na nga tayong kakasama? Eh, 30 taon na halos din, di ba? O, mga sabi na 27, 28, pero walang sino mo sa inyo mga dalaga na nakasama ko kahit yung mga panahon nila na nakilin na kayo ay hinawa ko, hawakan ko o hinila-hila ko. Hindi ko ginawa yun. Kaya gusto ko ganun din. Kung ano ako, ganun din kayo. Ha? Malaki ang respeto ko sa mga dalagahan. Gusto ko ang mga binata din may respeto rin sa dalagahan. Right? Nakikipag tumayo ko pero yung hawakan ko sa buhok, hilahin ko yung ginagawa. Ayaw ko yun. Okay? Sapagat hindi ka konti. Na mga akala mo ba yung mga hindi babaksak na talagang pwede bumaksak. Nakasira ng buhay, nakasira ng gawain. Why? Ha? Huh? Okay, ang dahilan. They transgress the Bible principle. That's right. Okay. Of course, sabi na bang ito madalas na siyempre gusto ko na kung magkakaroon ng partner si Brother Marvin, dito rin ko kuha. Si Claire, dito rin ko kuha. Kaya sabi ko, Marvin, huwag ka muna magtataka. Huwag muna. Sige, nangitindihan ka ka, Marvin. Tumaan ako dyan. Pag-pray mo siya. Maging mabuti kang kaibigan kay sister. Kaya di ko din. Ko din. Kaya nang gusto yung crush ko po naman sa... Ang dayo naman. Baka may ikaw makuha to. Oh, siya na rin mo rito. Umiibig ka pala kaya dyan. Talagay ko rin ang bakit ko. Umiibig din yun. Natutuwa din naman ako. Ito yung salamat talagay. Ba't ako, papabunga ito ng tao ito eh. Mas papabunga sila. Okay, siya ako, mabunga sila. Oh. Yung ating mga wife eh, yung mga batang ay hindi mo bunga. Ito lang ito. Pagkatas talaga ito nung sa mga young people, nasisira sila pagdating sa landline. Amen? 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 Sabi ko sa iyo, waiting ko again. Waiting ko sa inyo. Meron isang pastor. So, okay, nagtiwala sa isang worker niya na young people. Ginawa niyang leader ng mga kabataan. Ginawa niyang leader, di wala niya. Okay? Ngayon siya supervise. Sa batang muli, may siyang pakitipon doon sa chat, bahala sila. Yung batang muli, ayun, may nangyari ng hindi nararapat na nangyari. Yung isa pala, binata niyang isang dalagita doon, hanggang sabihin na ganap na. Okay,
nasira ang ministry, nasira ang gawin, nasira ang kanyang nagkandalayas sa church. Sa to say, hindi rin sila nagkatuloyan. Ano isa? Ayaw mong mangyari sa atin. Amen. Amen? Amen. Pero lang gusto ko, magkaroon tayo po lang ito na distansya pagdating sa ating relasyon. Para sa ating pakitungo sa na lalaki sa babae. Amen ko siya? Amen? No. Kung kayo mag-sweetheart na, okay. Pero huwag magtagal mo siya, magpakasal kayo. Ayaw ko rin, binabagit ko lagi, ayaw ko sa ating church na makita ng mga unbeliever na kung may mga mag-sweeter sa atin eh, parang mag-asawa ng kumilos. Ayaw ko lang gano'n naman. Ha? Okay, pahapon nila ng konti. Ano? Tatumid ko masyado, kakakalasyon ko siya, dalawa ko. Pag yung magpagin na lang yung biglang handa, naku, naging bakarin ko. Yung iba, ano siya no? Amen? Ano niya siya? Of course, mag-asawa kayo. Pero maging magandang halimbawa kayo sa iba. Diba ba? Pero, mag-sweeter pa lang kayo, ikilos kayo para mag-asawa na huwag ko. Ang kinig sa akin? Dapat isa, may testimony tayo iniingatan. Amen? Tayo ang asin ng lupa. Pag nawala ang alak, wala ng kabuluhan. Are you with me? Amen? We are the light of the world. Kaya ginag-iyo lang sa libutan. Ang isang bayan na nasa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Amen? Ano ba ba? Ang ibig sabihin, let your light, what? Let your light so shine before me that they may see what? Your good works. Your good works. Hindi yung kahihayin, kundi your good works that they may glorify your Father which is in heaven. Okay? Don't let young people, mga members na rin tatay, we represent Christ sa sanlibutan ito. Amen? Amen, Christian? Tayo po yung kanyang kinatawa. Alright, so be wise, Christian, be wise. Alright? Okay, we must, okay, be wise and listen to God's what? Listen to God's warning. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kalimutan. We wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang ating kalaban. Hindi dugo, kundi diablo ang ating kalaban. Ha? Kaya lang, makinig tayo sa warning ng ating Panginoon. Ito mga tao ito, they are wise. Ano? Okay, meron silang tatong na discernment. Ha? Okay, ba't present ko ito naman yung definition ng wise? Na sa secular, sa dictionary? Mag-inom niya, tatlo yan eh. Tatlo ba yan? Okay, ano yun? Okay, wise is what? Heavy or showing what? Experience, knowledge, and good judgment. Nakita mo yun sa investment, okay, ano ba? Responding sensibly or what? Shrewdly. Okay, matalino, tuso sila. Ito ay particular situation. Okay, na-discern nila na hindi totoo itong si Herod eh. Oh, ano pa? Number three, heavy knowledge in a specified subject. Kaya alam nila, pinanganak na. Ito yung binabakit ng Prophet Daniel. Ito yung binabakit sa book of Numbers na star. Okay, ano pa number four? Pakalakas. Okay, ang wise is what? Alert to all aware of. Kaya nung sila yung bilang warriors, nakinig sila at umibat talaga ng dapat. Hindi na pinalikan si Hari Herodes. Amen? Naramdam nila, masama ang plano ng Hari. Amen? Amen? Oo. Okay. Pinakain ko nila yung God's warning, hindi sila natakot kay Herodes. Alright? Number four, why God called them wise? Number 12, tingin yung pinto, no? Number 12. Verse 12? Oh, okay, they departed into their own county, pakalakas, ano ito? Amen?
nag-iba na sila ng daan. Amen? Nag-iba na ng daan. Hindi nila binibigyan yung dati nilang dinaanan. Umiba na sila ng daan. Speaks of what? Conversion. Nagbago na sila ng landas na tinahan. Alright? Now, let me say, wise men depart from Jesus as what? Changed people. Alright? Speaks of what? Speaks of what? Conversion. Alright? Yes, Christian. These men were changed that day. Mula na kanila pong makatagpo ang ating Panginoong Hesukristo. Nagbago na sila. Nagbago na sila. Kapag nakakakita po tayo ng tao, na nagsasabi, nakakilala sila sa Panginoon, nakatanggap sila kay Kristo, at bagsap siya, there is no change. Wala kang nakikita ang pagbago. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba sa akin? Hindi ka kung dito lang nakatagpo natin. Tumanggap na raw. Ligtas na raw. Wala. Wala lang ito magbago. Ngayon, walang malasakit sa gawain. Hindi nagpe-pray, ginagbabasa ng barang. Kung dumol na, check optional. Panapahon na, ay, Pasko, makapagsimba. Amen? Nag-check-check ng pag-birthday. Ay, katolik ko rin. Ang kaiba na walang dalang kandila. Kasi, mag-isip ka, ligtas kaya talaga itong taong ito. Magiging ba na sa akin? Ligtas kaya talaga siya? Alright. Yes, Christian. Kaya pag nakatakbo ka, nagsasabing tumanggap kay Kristo, ano? But there is no change. Tanda natin, they met the wrong person. They met the wrong person. Ha? Yung sinasabi niya, nakakilala siya, baka iba ang nakilala. Hindi talaga ang ating Panginoon. Alright? So, bakit napakaliwanag lahat ng tao na nakatakbo talaga ng ating Panginoon, nag-iba ang kanyang buhay. Nagbago talaga siya. Yes, kasi wise men depart from Jesus as changed man. Alright? So, Christian, sa ating mga miyembro, young people, do you really love the Lord? Na yung tinanggap na siya nagligtas sa'yo, dapat lang ibigin mo siya at dapat lang sambahin mo yung nagligtas sa'yo. Amen? Hindi mo naman sabi mo, yung paghiling ko lang pag-aalayan mo. Sabi ko kahapon, sino ba ito? Yung sa lumba, yung may tindahan sa harapan. Nalalarapin, yung pangalan? O si Marcian? Sabi ko, Marcian. Marcian, alam mo, Marcian, nasa isang building ka, nasunog, nasa third floor ka, nasunog yung building. At ikaw, nakulong ka ng apoy, Marcian. Mamamatay ka na. Nawalan ka na ng malay sa uso. Naawa, pero mayroong bumbero doon, bagamat mapanganib, sinugod ka ng bumbero, at sinagasa na yung apoy, binuhal ka, wala ka ng malay, kinalong ka, inilabas ka ng bumbero, nagkasunog-sunog yung bumbero, nailabas ka, nabuhay ka yung bumbero, nag-50-50. Alright? Nag-50-50. Ikaw nabuhay ka. Okay? Now, gumaling ka, Marcia. Nakauwi ka. Okay? At napalitaw mo yung bumbero, nasa ospital pa. Anong gagawin mo sa bumbero? Anong gagawin mo? Sige nga, anong gagawin mo? Kinala ko siya. Pumuntahan ko po siya. Ano ba? Pasasalamatan ko po siya. Okay, ano ba? Kung napalitaw yung bumbero niya, malaga din ba siya? Yung nabahay, yung nagpusong ibigin sa'yo. May kaya ka. At naalala mo yung bumbero naman pala, mahirap lang, nakatira lang sa baro-baro. Anong gagawin mo? Sige, sagutin mo. Nakasasalihin mo ako. Aba, utang mabuhay mo sa kanya. Kaunti na siya mamatay para sa'yo. Kung may kaya ka nilang naman, abay, normal tulungan mo siya. Nakikinig ka sa akin? Sapagat kung hindi sa kanya, patay ka na ngayon. Abo ka! Nakikinig kayo, listen. Walang pinakaiba sa ating relasyon kay Kristo. Tayo ay dapat pamatay, pero siya ang nabuhay. Amen?
tayo, masaya ngayon, pero siya naghihirap ang mga sa atin. Ngayon, kung tunay mong inaalala yung kanyang kapanganakan, natural lamang mag-isip ka rin, ano kaya ang maihandog ko sa aking Panginoon? Nakikinig ba ka sa atin? Ano maihandog ko sa kanya? Paano ko siya mapapasalamatan sa kanyang ginawa sa akin? Alright, no. Of course, narinig natin ngayon, isa sa magagawa mo sa kanya, sambahin mo siya na may katapatan. Nakikinig sa atin? Yung mga wise men, yes. Ano nga, alam natin nakita? Ha? Yung, okay, they are what? They are determined to worship the Lord. Nakikita ko muna ngayong gabi nito. Ha? Okay, mula ngayon, magkaroon ka ng determinasyon na ano man na mangyari, sasambahin mo siya. Ay, ganyan niya sa akin? Amen? Hindi laging mag-aaral-aaral lang, di ba? Hindi laging madali. Pero kung talagang determinado ka, hindi ka mahadalan ng ano man kung sasamba ka sa kanya. Amen, Christian? Ano ba? Anong binigay ng, anong bilang akma ng pagsamba? Anong dala ng wise men? Naghantok sila ng what? Gold? What? Ano ba? Frankincense? Ano ba? Ng milk. Ano yung gold? Para sa yung gold? Yung gold is piece of what? Deity, hindi ba? Naghantok sila ng ginto sapagkat kinikilala nila yung batang Jesus is what? Deity, God. Amen, Christian? Amen? Yung frankincense is for what? Yung frankincense, yung pinauuso kapag nag-worship. Nagpapahin po ito na itong dyan dito ay God, pangalawa, karapat dapat siya sa pagsamba. Kaya nung ibigay nila yung frankincense, di ba tumuhod sila? They worship Christ! They worship the child! Na sa inyong mira, para sa inyong mira, yung mira, mapait yun. Yung po yung ginagamit pag nag-e-embalsam ng patay. Nakikinig sa amin? Pero bakit nila inihandog kay Kristo? Anong dahil na? Alam nila. Alam nila, yung child of Christ, ito yung Messiah. Nagpunta siya rito para mamatay. Alam nila yun. Nabasa nila yun sa ulat ni Propeta Daniel. Alam nila. Can you imagine? Sa kakaunting page ng Bible, natuto sila samantalang tayo, pakilala tayo. Samantalang tayo, complete ang Bible natin. Nagiging kayo? Sana kung complete ang Bible, complete din ang ating pagsamba sa Panginoon. Any reason? Anong kailangan lang? Determination. Anong kailangan lang? Decision. Alright? Anong kailangan pa? Ha? Ano pa kailangan sa atin? No? Okay, kailangan, ano pa kailangan natin? Ha? Listen. Kapag sa mga warning ng Lord, makinig ka. Sumunod ka. At higit sa lahat, ipakita mo talaga yung bagong buhay mo na kung talagang nakilala mo siya. Eh? Iba talaga. O, di ba? Kaya ko binabalik, totoo naman, di ba? Makikita mo naman, ang worship kapag talagang totoo, hindi pwedeng lalabas ka ng gate kung paano ka pumasok, doon ka pa rin. Ang tao kapag talagang sumumbang, kapag ang worship talagang totoo, ito yung nangangalugan talagang nakatakpo mo ang Diyos. Kaya hindi pwedeng walang magbabago sa iyo. Kasi sumumbang ka eh. Sino siya ba mo? Sino yung tao sa church? Yung pastor ba? Ka. Pumarap ka. Sumumba ka. Kaya yung mga wife nung bumalik, iba na ang buhay. Iba na ang kanilang naging daan. Amen? Amen? Kaya I challenge you tonight, sa ating pag-alaala sa kanyang naging kapanganakan, magkaroon na wa tayo ng determinasyon. Pagdating sa ating relasyon, sa ating Panginoon, Yeso Kristo, huwag kang magaling mapigilan. Amen? Huwag kang magdala ng panahon. Worship Him, ano man ang mangyari. Amen? Be wise. Be wise. And then listen. Magkaroon ka ng malambot ng puso na tumatanggap, nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen, Kisan? Amen? And then, ipakita mo sa mundo mo ito na bagong tao ka talaga. Kay Kristo.